Oriental Mindoro mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamar Vision Network. Ako po si Mel Francisco at ito ang TVNet Newsline. Ika-3 sa buwan ng Nobyembre taong 2022. At sa ulo ng ating mga balita, Yundas 2022 mapayapang ginunita. Bagyong Paeng nag-iwan ng pinsala sa agrikultura at paaralan sa lungsod ng Calapan. At night market binuksan na rin sa bayan ng San Teodoro. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, sa pagtutulungan ng tanggapan ng mga hotel at resort sa White Beach, Puerto Galera, nagsagawa ng Halloween party trick or treat ang Oriental Mindoro Tourist Police Unit na ang layunin ay mapasaya ang mga bata matapos manalasa ang bagyong Paeng. Ang mga bata, masayang umuwi, bitbit ang mga candies at nakakatuwang karanasan sa paggunita ng undas. Sa pakikisa ng tanggapan ng mga hotel at resort sa White Beach, Puerto Galera, nagsagawa ng Halloween party trick or treat ang Oriental Mindoro Tourist Police Unit na layunin ay mapasaya ang mga bata matapos manalasa ang bagyong Paeng noong nakaraang linggo sa buong lalawigan, at ito ay upang maibsan ang takot at trauma na iniwan nito sa mga paslit. Isinagawa ang naturang okasyon dako alas 3 ng hapon noong nakaraang 31 ng Oktubre, kung saan dinala na kapulisan ang mga bata sa mga hotel at resort upang doon mag-trick or treat. Sa pamamagitan nito ay bakas ang tuwa at saya sa mukha ng mga batang paslit na siya din kinatuwa ng mga nakaisa sa naturang gawain. Ayon kay TPU Chief Police Captain Ria Rosa Rosso, naisip nilang gawain ito upang makatulong sa mga magulang na alisin ang alalahanin sa kanilang mga anak matapos maranasan ang mangungot na dinulot ng bagyong Paeng. Lubos din na pasasalamat ni Rosa Rosso sa mga hotel at resort owners sa pagpapaunlak na kanilang mapasaya ang mga bata sa mga ganitong pagkakataon. Samantala, 2,273 sa bayan ng Bungabong ang naging benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Kaugnay nito, nagkaloob o ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Oriental Mindoro sa pamahalaang bayan ang cheque na nagkakahalaga ng 8,069,150 pesos bilang accredited co-partner sa pagpapatupad ng programa. Ipinagkaloob na ng Department of Labor and Employment Oriental Mindoro sa lokal na pamahalaan ng Bungabong ang cheque na nagkakahalaga ng 8,069,150 pesos bilang accredited co-partner para sa pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tinatayang nasa 2,273 ang naging benepisyaryo ng tupad program mula sa 36 na barangay sa naturang bayan. Sa ilalim ng implementasyon nito, ang mga ito ay dumalo sa orientasyon na isinagawa ng Dole Oriental Mindoro hinggil sa mga guidelines at documentary requirements kasama na ang safety and health measures na dapat sundin sa buong pagpapatupad ng programa. Katuwang ang pamahalaang bayan, nakaisa rin sa naturang gawain si Mayor Eldine Malaluan, Vice Mayor Richard Candelario, membro ng Sangguniang Bayan at iba pang opisyalis ng munisipyo. Ang tupad ay isang programa na nagbibigay ng pansamantalang trabaho para sa mga displaced workers, underemployed at seasonal workers sa loob ng 10 araw, ngunit hindi lalampas sa 30 araw. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Bahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra protection. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malugang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro. Ang Tamaraw Vision Network. Surfing to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro. Ang Tamaraw Vision Network! Surfing to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto kong makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Matapos manalasa ang bagyong Paeng sa Lalawigan, nag-iwan ito ng pinsala sa sektor ng agrikultura at paaralan sa lungsod ng Calapan. Sa isinagawang assessment ng mga konsernadong tanggapan, umabot sa kabuang 104,356,025 pesos ang naitalang nasira o nawala sa agrikultura, habang tinatayang nasa 7,004,000 pesos ang kabuang halaga ng nasirang infrastruktura sa mga paaralan.
Matapos manalasa ang bagyong Paeng sa lalawigan, nag-iwan ito ng pinsala sa sektor ng agrikultura at may paaralan din sa lungsod ng Calapan ang inabot ng baha. Kaugnay dito, patuloy ang sinasagawang assessment ng mga konsernadong tanggapan upang matukoy kung gaano kalaki ang naging epekto ng naturang bagyo. Base sa pinakahuling damage report ng Provincial Agriculture Office noong 31 ng Oktubre, umabot sa kabuo ang 104,356,025 pesos ang naitalang nasira o nawala sa agrikultura dulot ng pananalasa ng bagyo. Ayon naman sa ulat ng Department of Education's Coast Division of Calapan City, tinatayang nasa 7,004,000 pesos ang kabuoang halaga ng nasirang infrastruktura sa mga paaralan. May ilang silid-aralan ang nagkaroon ng minor damage, nawasak ang palikuran at washing facilities at may nabasa rin mga learning resources. Samantala, nagboluntaryo ang ilang hepe ng Dibisyon ng Pamahalaang Panlalawigan at mga kawani nito, PNP personnel, Bureau of Fire Protection at iba pang civil society groups at individual para sa repacking ng relief goods para sa mga naapektuhan ng bagyong Paeng sa lalawigan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangungunan ni na Governor Romualdito Bonsdolor at Vice Governor EJ Falcon. Samantala, balik sa dati. Ito ang naging senaryo sa mga sementeryo sa muling paggunita ng mga Kalapeño sa Araw ng Bundas. Bagamat mas kakaunti ngayon ang dumagsa kumpara sa mga nakalipas na taon bago pa man ang pandemya, naging masigla pa rin ang bawat pamilya sa kanilang pag-aalay ng bulaklak at pagdarasal sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Matapos ang 2 taon ng pandemya, bagamat di pa rin tulubusang natatapos, balik normal na ang senaryo sa paggunita ng mga tao sa Todos Los Santos o Undas. Ang 1 na Nobyembre, taong kasalukuyan, matapos rin ang bagyong Paeng. Marami pa rin ang dumagsa sa mga sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat higit na mas kakaunti ang dumagsang tao ngayong taon kumpara sa mga nakalipas sa taon bago pa man ang pandemya, masigla pa rin ang pamilyang Kalapeño na nagsama-sama upang alayan ng bulaklak at dasal ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nagsilbi rin ang araw na ito na tila reunion ng bawat isang pamilya. Balik sa masiglang kalakaran rin ang paggunita sa Undas kung saan ay marami ang sinamantala ang pagkakataong ito upang makapaghanap buhay mula sa pagtitinda ng mga bulaklak, kandila at pagkain. Di rin nawala ang mga umiikot na nag-aalok ng paglilinis ng mga puntod at lapida. Bago pa man ang araw ng Undas, makikita rin ang mga itinayong public assistance desk kung saan naroon ang mga tauhan ng iba't ibang ahensyang kasama sa Oplan Undas upang tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Nakabantay rin ng kapulisan at masusing nagmamasid sa bawat pumapasok sa sementeryo habang umaalalay naman ang mga tauhan ng barangay na nakasasakop sa daloy ng trapiko. Kapansin-pansin rin na marami sa mga dumagsa sa mga sementeryo ang di na nakasuot ng face mask at halos hindi na rin nasunod ang physical distancing. Ganun pa man sa pangkalatan, naging mapayapa ang paggunita sa araw ng Undas ayon pa rin sa ulat ng lokal na otoridad sa lungsod ng Calapan. So far naman po sa hanggang sa ngayon ay wala namang zero incident po tayo. Maraming gumalaw pero at this time ay ano naman, peaceful na. Marami kaming na-escape ng mga predator po kasi baka mamaya ay baka meron ng incident sa loob. Kaya kinuha namin, talaga namang bawal. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on. Can't get any better.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Iba't ibang masasarap na pagkain at aliw ang naging hati ng pamahalang bayan ng San Teodoro sa mga residente ng kanilang munisipalidad matapos maging matagumpay ang unang gabi ng pagbubukas ng night market. Layunin nito na magkaroon ng oportunidad ang maliliit na negosyante dito na ibida at makilala ang kanilang mga binibentang produkto. Iba't ibang masasarap na pagkain at aliw ang naging hatid ng pamahalaang bayan ng San Teodoro sa mga residente ng kanilang munisipalidad matapos maging matagumpay ang unang gabi ng pagbubukas ng night market na matatagpuan sa Apolinar Street, Barangay Poblacion, na isakatuparan ang naturang gawain sa pangunguna ng lokal na pamahalaan na pinangangasiwa ng tanggapan ng pamilihang bayan, Local Economic Development and Investment Promotions Office at Municipal Tourism Office. Layunin nito na magkaroon ng oportunidad ang maliliit na negosyante na ibida at makilala ang kanilang mga ibinebentang produkto. Buong sinusuportahan ni Mayor Salvador P., Vice Mayor Newton Jan Moreno, sangguniang bayan members, executive secretary, mga department heads at iba pang mga konsernadong individual at ahensya ang naturang proyekto. Sa naging mensahe ni Mayor P., aniya, nais niya magkasama-sama ang mga mamamayan sa kanilang bayan na mabigyan ng magandang pagkakataon ang mga ito na may masayang pamayanan at isang masayang paghahanap buhay sa pag-uumpisa ng night market. Gusto din ng alkalde na dagdagan pa ang patuloy na pag-unlad ng kanilang bayan upang makilala hindi lamang sa kanilang lugar maging sa buong lalawigan. Bukas ang naturang night market tuwing Biyernes at Sabado na tatanggal hanggang December 8, 2022. Samantala, isang magsasaka ang arestado matapos ang ikinasang bypass operation na isinagawa sa isang sementeryo. Nahaharap ngayon ang lalaki sa kasong paglabag sa RA 9165 na kasalukuyang nakapit sa Rojas Municipal Police Station. Huli ang isang di umitulak na illegal na droga matapos na ito ay makipagtransaksyon sa isang police pusher buyer na inakala nitong drug addict. Bago pa man ang nasabing bentahan ng droga ay pinangunahan ni Police Major Honorato Balintehe, Pinarojas Municipal Police Station ang briefing sa gagawing bypass operation laban sa isang magsasaka na residente ng Barangay San Aquilino Rojas. Ganap na alas 8 ng gabi sa isang sementeryo na matatagpuan sa Barangay Paklasan sa naturang bayan na ganap ang bentahan ng droga sa pagitan ng pusher buyer at ng suspect. Hindi nakala ng huli na bago pa man ito dumating sa lugar ay may mga nakabantay ng mga operatiba sa loob ng sementeryo. Gamit ang body-worn cameras ay naidokumento ang transaksyon habang ang mga testigong barangay officials at media ay kasama din pumasok sa sementeryo. Bilang pre-arranged signal ay nagsindi ng lighter ang pusher buyer, hudyat ang naganap na ang transaksyon. Dito ay mabilis ay inaresto ang suspect na sinasabing nabilhan na isang maliit na sinag na plastic sachet na hinihinalan shabu sa halagang 500 piso. Dahilan upang ito ay arestuhin at matapos ay basahan ang kanyang karapatan. Sa harap ng mga testigo, binuksan ang kulay brown coin purse na pag-aari ng suspect. Nakuha ang 4 piraso ng small heat seal transparent plastic sachet na hinihinalan droga at ang isang 500 peso bill marked money. Matapos ang inventaryo sa mga ebidensya, ang suspect pati ng motorsiklong ginamit nito ay dinala sa Rojas MPS para sa pansamantalang kustodiya. Nahaharap ang lalaki sa 2 kasong may kaugnayan sa illegal na droga ang Section 5 and 11 ng Article 2 of RA 9165. Samantala, kinoronahan bilang kauna-unahang Mrs. Oriental Mindoro 2022 ang kinatawan ng bayan ng San Teodoro na si Annalyn Rojas. Ang mga naging kaganapan, balikan natin sa balitang ito. Matagumpay na naisagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang Mrs. Oriental Mindoro 2022 na nilahukan ng mga nagagandahang ginang mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Calapan. Ginanap nito ng 29 ng Oktubre taong kasalukuyan.
Nasimula ang Mrs. Oriental Mindoro Philippines 2022 Coronation Night ganap ng ikapito ng gabi. Ang 19 na kandidata ay nakahanda sa kani-kanilang kasuotan na Filipiniana at evening gown. Dinaluhan ito ng mga manonood na galing sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang suportahan ang kanilang pambatong kandidata. Kinaronahan bilang Mrs. Oriental Mindoro Philippines 2022 si Annalyn Rojas ng San Teodoro at siya ang ipapadala na pambato ng Oriental Mindoro para sa Mrs. International 2022. Kabilang sa mga nagwagi sa patimpalak sina MS Oriental Mindoro Philippines 2022 na si Zia Kai ng Bulalakaw, Mrs. Oriental Mindoro Tourism 2022 na si Jacqueline Yilagan ng Bansud, Mrs. Oriental Mindoro Heritage 2022 na si Hyacinth Mendoza ng Calapan City, Mrs. Oriental Mindoro Mahalta 2022 na si Claire Fortajada ng Lungsod ng Calapan, Elite Mrs. Oriental Mindoro 2022 na si Charisma Karenan, First Runner-up na si Ina Elijah Eugenio ng Rojas, at Second Runner-up na si Jennifer Escal ng Pinamalayan. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itayin lang mga tingin ng Newsline. Isipin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mal Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.